So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, kakatapos ko lang pong manood ulit. Inulit ko po yung Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa. So, ngayon nga po guys, sa bandang kaduluduluhan ng video, kung saan nagpaliwanag po itong si Attorney Del Valde about po sa pre-operational procedure, meron akong napansin na itong si Senator Bato de la Rosa ay talagang pinipilit niya na maniwala sa kanya itong si Attorney Del Valde na totoo yung dokumento, kahit pa sinabi ni Attorney Del Valde na non-existence yung papel na yan at wala sa PIDEA at pwede pong gawin yan ng kahit na sino. Anyway, ganito guys yung punto ni Bato. Naniniwala naman siya na wala na yan sa PIDEA, which is umagree siya sa sinabi ni Attorney Del Valde na wala na po, wala pong dokumento na ganyan na nag-i-exist sa PIDEA. Ang sagot naman ni Senator Bato de la Rosa, yes, hindi na talaga mag-i-exist yan kasi merong bumunot. Kala ko nga okay na yung sagot niya, pero yung punto niya, talagang hindi na mag-i-exist sa PIDEA yung papel na yan kasi nga merong bumunot. 'Di ba? Kumbaga, ang gustong sabihin ni Senator Bato de la Rosa na totoo yung papel na nag-leak online na sinulat ni Morales. Ang problema nga lang po kaya hindi makita sa PIDEA kasi meron daw pong bumunot. So ngayon guys, nung sinabi yan ni Senator Bato de la Rosa, gusto niya na maniwala sa kanya itong si Attorney Del Valde. Ang sagot naman ni Attorney Del Valde, sir, kahit na sino pwede pong gawin yan. So ngayon nga po guys, pumasok sa eksena itong si Senator Cheese Escudero. Ang sabi naman ni Senator Cheese Escudero, kasi naniniwala si Senator Bato de la Rosa na yung papel na yan is legit dahil nga discolored na. So ngayon, pumasok sa eksena itong si Senator Cheese Escudero. Sabi niya, Mr. Chair, nagpiprint out din ako. At kapag ginamit mo yung pipitsugin na printer, ay pwedeng madiscolored yung mga papel at magbago yung anyo ng dokumento. Ngayon, mapilit talaga itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi. Sabi niya, naging ano daw siya, tawag dito, nag-retired PNP daw siya, naging lieutenant daw siya, and for sure siya, nung mga panahong iyon, yung papel na fresh ay luma na. Naniniwala siya sa ganun. Guys, kumbaga, pinagmataasan niya itong si Cheese na, ako, retired PNP ako, para namang sinasabi niyong bobo ako. Parang ganun yung, yung gusto niyang palabasin na, siya na naman guys ang victim. Now, hindi niya pinagsalita itong si Senator Cheese Escudero. Pero anyway, dito tayo mag-ano. Dito lang ang punto natin sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa na talagang pinipilit niya itong attorney na paniwalaan na itong kanyang sentimiento. Anyway guys, kung papanoodin nyo yung whole substance ng sinabi ni Senator Cheese Escudero, kung saan yung kanyang dalawang tanong ay talagang dapat sa dalawang tanong na yun, tapos na yung laban eh. Talagang hindi niya talaga pinaniwalaan itong si Senator Cheese Escudero, at you know, hindi niya pinapagsalita. At isa pa sa nakakapagtaka dito guys, si Bato de la Rosa na mismo yung nagsabi na yung natanggap niyang dokumento is unofficial. So alam mo naman pala yung natanggap mo ay unofficial. So bali, alam mo na hindi nag-i-exist ang PIDEA leaks. So bakit mo, bakit mo to pinupursyo? Bakit mo pinapaniwalaan na may nag-leak kahit alam mo naman na hindi totoo yung PIDEA leaks na yan? Anyway, yung dalawang tanong ni Senator Cheese Escudero is talagang dapat doon pa lang, game over na. Which is yung una niya nga pong tanong guys, sa pagiging official ng dokumento ng pre-operational report, tinanong niya yung pagiging official ng dokumento ng pre-operational report na sinagot naman po guys ni Attorney Del Valde, talagang ayaw niya pakinggan. Parang nililihis niya yung sagot sa tanong ni Senator Cheese Escudero na parang, Bato, hindi ka ba nakakaintindi? Pinanganak ba talagang bobo? Diba? Oo, ikaw yung Mr. Chair, ikaw yung chairman ng committee na yan, pero ang unfair naman sa mga senador, mga ka-colleagues mo, na hindi mo pinapaniwalaan o hindi ka nakikinig sa kanilang mga sentimiento, bagkus yung pinapaniwalaan mo lang is yung statement ni Morales. It's so unfair.
Diba? Kung ano lang, kung umaga lang yun, talagang sisigaw talaga ako. Hindi lang ako makabuelo kasi yung mga ano ko dito, mga katabi ko dito sa kabilang kwarto ay natutulog na. Anyway, yung pangalawang tanong pa dito ni Senator Chis Escudero, kung yung dokumento ba ng legal services ng PDEA ay notary sa sworn statement ng confidential informant, yung tinanong niya yun guys at sinagot naman, talagang ini-skip niya lang. Diba parang sumisegue siya na maibalik na naman ulit yung topic kay Morales kung paano nag-leak itong dokumento. Mapapansin nyo guys ha, kapag malapit na siyang mahuli kabalbon, bumabalik siya sa dating statement niya na ganito, totoo yung ano na yan, yung papel na yan. Ang tanong, sino ba yung nag-exist? Paulit-ulit na lang doon umiikot itong kanyang statement kapag every time na malapit na siyang mabuking. Katulad nito, meron akong ipapakita ng video sa inyo about sa pagpilit niya sa abogado at yung ano niya, yung hindi niya pakikipag-cooperate sa sinabi ni Senator Chis Escudero. Panoodin natin mga minamahal. Where is the video? Ito. Pero siguro naman kayo lahat mag-agree sa akin na yung soft copy na yan, meron talaga yung papel na existing na hard copy na kinopya na Xerox. Ha? Everybody agree with me? Your Honor, actually, kung makikita natin yung pre-operation reports at authority to operate na sobrang medyo malabo at maraming information yung natanggal, kahit sino po sigurong dating PDEA employee or lalong-lalo na PDEA agent po pwede pong gawin yan. Madali lamang po yun, lalong-lalo na kung yung taong yung meron po siyang... You mean to say, yung ganong kaluma na papel, pwedeng gawin ngayon? O existing yan noon? Ano klaruin natin? Pwede po kasi, Your Honor, that's because of paulit-ulit pong na photocopy. Parang it appears na parang... Mr. Chairman, if yes, I may. I did not attend the first hearing and did not attend the entirety of the second hearing, but I know for a fact it's a photocopy. It's a picture of a photocopy is what we have. Yes. If what we have is a picture of a photocopy, paano po natin malalaman kung gaano kaluma nga yung papel na yon? Na may butas, oo, meaning nasa folder dati. Pero paano ho natin malalaman kung brown na yung papel, kung luma na yung papel, if what we have on hand, without Agent Morales presenting, former Agent Morales presenting the original, if he has it, how did we find out that it is an old piece of paper? Paki-plus nga yung papel na yan, paki-plus ulit yung papel. Paki-plus. Especially referring to the color. Sige, Mr. yung color kanina. Sana yun. O yan, o. Yan, tingnan nga nyo. Yung mga markings na yan, sa kalumaan na yan, at saka nabasa-basa na yan siguro. Mr. Chairman, I went to the College of Law. I would photocopy at least about 100 volumes of Scra. Depende ho dun sa Xerox eh. May Xerox na maganda. May Xerox, so yung mas murang Xerox, mas pangit eh. Yung mamisong Xerox nun, clear eh. Well, pagkakaroon din ng kanya-kanyang opinion nito. Pero ako, nag-retire ako sa PNP. Kung tingnan mo yung mga second lieutenant pa ako na pile, ganyan na ganyan talaga tingnan ngayon eh. Ganyan na ganyan talaga, yung mga color na yan. So kaya nga sinabi ko, existing yung file na yan. Kasi paano nga nagkakaroon ng soft copy kung hindi, walang kinupyahan dyan. Yun lang sa akin. But when you say na non-existent sa file ninyo yan, wala talaga. Naniwala ako sa inyo. Pero kung totoo yan o hindi, I bet may bayag. Totoo yan. Pero ang tanong, sino may hawak? Okay. Diba? Paulit-ulit. Nung time na sinabihan siya ni Senator Chis Escudero na, Sir, nagtrabaho din ako ng ganyan. Nag-Xerox din ako. Alam niyo na yung ibig sabihin ni Senator Chis Escudero, diba? Na pumapaboro siya doon kay Attorney Del Valde. Na kapag pipitsugin, yung printer or Xerox copy na ginagamit mo, automatic na nagbabago
nagkakaroon ng discoloration at nawawala yung mga letters, 'di ba? So, which is totoo naman, guys, kasi when I was high school, I do printings and Xerox kasi yung tindahan ng tita ko noon is meron siyang Xerox, ano, pa-Xeroxan. So, kapag nagsiserok sa amin na kahit 20 pieces nga lang, guys, na paulit-ulit, nagbabago talaga at lumalabo, pumapangit yung anyo niya at nagkakaroon ng discoloration. So, ngayon nga po, guys, ang pinipilit ni Senator Bato de la Rosa, hindi, naging lieutenant ako, naging PNP ako, and yung mga files noon, ganyan na ganyan. Wala na ano, hinayaan na lang ni Senator Chris Escudero kasi yan yung paniniwala niya. At kahit sabihin na hindi totoo yan, yung paniniwala ni Bato iba eh. Diba? Huling-huli na nga siya doon tapos bigla niyang binago ang topic na totoo yung files na yan. Ang tanong, sino yung nag-leak? Kung about leakage lang yung pinag-usapan, si Morales nga yung gumawa. Sino pa ba yung magli-leak noon? Utang inang inemis niya. Masakit talaga sa ulo itong si Senator Bato de la Rosa. You know what, guys? I think yung mga senador na umattend sa third year na yan, I think wag na kayong umattend sa pang-apat kasi wala, hindi din naman kayo papakinggan. Diba? Kung papakinggan kayo, kung mayroon bang pinakinggan sa inyo? Wala. Lahat ng mga nandoon, si Junicio Santiago na ex-PDEA General Agent, hindi pinaniwalaan na STL itong si Morales. Si Albalde, hindi din pinaniwalaan. Si Lazo, hindi din pinaniwalaan. Si Jinggoy, hindi din pinaniwalaan. Si Cheese, hindi din pinaniwalaan. Ang tanging pinapaniwalaan niya lang ay si Morales. How? It's so unfair, Senator Bato de la Rosa. In the first place, dapat tapos na yan. Oh my goodness. Anyway, wala tayong napala dito. Sakit lang ng ulo, I think. And ang ginagawa ni Senator Bato de la Rosa is to, you know, wasakin, papangitin, babuyin itong committee. Yun talaga yun. And also, pag mukhaing addict, kasi yun naman talaga yung objective nila, eh, itong si President Marcos, that's it. Anyway, yun lamang po, guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.